Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Kamusta po kayo? Tagal ko na namang hindi nakagawa ng video, ano? Pero anyway, sabi ko, babiyahe ako na matagal. So, kailangan meron akong ma-share sa inyo today. Tapos, inisip ko, anong topic? Parang na-cover ko na lahat eh, no? Eh, yung iba dito na 1, 2, 3 videos na panood, gusto na agad akong kausapin. Okay. Sabi ko sa kanila, panoorin na lang muna video, wala pa kayong gastos. Kasi ang dami na rin namang matutulungan ng video pa lang, no? Lalo na yung mga talagang hirap sa pera, no? Yun. Okay? So, yun muna gawin ninyo kasi nandyan naman na yan eh, libre pa, di ba? So, hindi, yung effort na to eh para sa inyo nga, yung punto, yung pinakarason kung ba't ko ginagawa to eh para libre nga, di ba? Okay? Pero, kung kayo naman ay may pera, at kasi syempre iba pa rin yung nag-uusap kasi customize yun, di ba? Kung ano talaga yung problema mo, yun yung mapag-uusapan at yun yung masasolusyonan. Eh samantalang sa video, minsan nandun sa video 1 yung isang concern, ang susunod na concern mo nasa video 34, yung susunod nasa 64 na. So medyo talagang kailangan mo panoorin lahat ng video hanggang sa maunawaan mo, di ba ganun? So yun yung advantage lang ng kung kakausapin niyo ako diretso, eh kaya agad natin ma-address yung ano man yung mga worries ninyo. Kasi tandaan ninyo, kaya naman lumalabas ang mga simptomas ay dahil sa inyong fear. At yung fear ninyo ay nanggagaling sa kakulangan sa kaalaman. Halimbawa, yung mga maling pag-iisip ninyo sa gamot, yung mga maling pag-iisip ninyo sa blood pressure, no? Yung hindi nyo nauunawaan kung ano yung nangyayari sa inyo sa katawan. Okay? So, ngayon, lalabas talaga yung pagkatakot kasi hindi nyo nga nauunawaan at kulang kayo. Ah, tatlo yan. Kulang sa kaalaman, hindi nyo nauunawaan at mali ang paniniwala ninyo. Gaya sa gamot, ang daming mali na paniniwala sa gamot. Okay, so sabi ko, ano yung topic ko today? Sabi ko, siguro ang kunin ko na lang yung topic ko doon sa mga naka-talk time ko recently, no? Recently, para follow up na rin ito sa kanila, yung kaalaman na makukuha nila sa video, eh para tumatak din sa isip nila, ah, oo nga, ito yung na-discuss pala namin. Okay, ang dami ko rin na observe, no? Ang dami kong observation, ang dami kong na-observe, no? Na mga behavior, na mga mali talagang paniniwala ng mga tao, at anong klase yung level of understanding meron sila. Okay? Sabi ko, una ina-assess mo yung mga tao, eh, no? At also, ang isang magaling na therapist, hindi ako yon. Kasi hindi naman ako pwede mag-therapy. Kasi ako ay walang lisensya, hindi ako practicing psychologist, no? Ang pwede ko lang gawin is to coach you kung ano yung mga dapat gawin bilang isang taong may background naman talaga sa psychology. Yun ang tinapos ko, Bachelor of Science yun. At meron ako certificate ng Cognitive Behavior Therapy. So, ibig sabihin, kulang lang talaga ako sa lisensya bilang psychologist. Pero hindi kasi yun yung trabaho ko. Okay? Iba yung trabaho ko. Kaya ang ginagawa ko ngayon, coaching. Pero kung mapapansin, well, hindi naman sa magmamataas ako ng bangko. No? Kasi ako may mga therapist din ako eh. Kasi libre sa office yun. Nag-observe ako dun sa mga therapist na nakausap ko. Para sabi ko, eh, mukhang mahina pa ito, mukhang kulang ito sa experience, hindi niya alam kung ano yung siyempre kasi hindi niya na-experience eh. Iba talaga yung na-experience eh. Kaya yung mga magagaling na therapist, yung talagang psychologist na nagkaroon ng anxiety disorder, sila yung magagaling kasi na-experience sila, mas relatable, no? So it's the same with me. So yan, no? Again ha, hindi porke wag gagamitin yung video ko for diagnosis, no? Wag nyo rin gagamitin ito bilang paggal, ano ba? Hindi gamot bilang
management. Dito nyo yung manage yung mga ideas eh, no? Kasi kailangan talaga ng doktor. Okay? Kailangan ma-diagnose kayo ng tama, no? At talagang malaman na kayo ay wala talagang physical na karamdaman. Kasi kung may physical kayong karamdaman, halimbawa yung pagbabilis ng tibok ng puso, eh baka may problema talaga tayo sa puso, no? So, kailangan ma-address yun. Kahit anong galing mo sa psychology, kung yung biology mo, ibig sabihin psychology, sa pag-iisip, kahit anong galing mo, ready ka na. Pero yung biology mo, yung katawan mo, ay may talagang problema, eh hindi ma-address ang real problem. Kaya kailangan talaga ng doktor dyan. Pero pag sinabi ng doktor na wala kang sakit, hindi pwedeng kayo ang mag-assess, ha? Kailangan yung mga test nyo, yung doktor ang magbabasa. Siya magsabi, hindi porket negative test nyo, eh ganun. Kailangan tanongin nyo yung doktor, so doc, may sakit ba ako? Wala. Pag sinabi niya, oh, wala naman. So baka kailangan mo mag-psychiatrist. O, pag ganun, yun na yun. Pero yung tipong lumabas yung test, tapos hindi nabasa ng doktor, pero may simptomas ka. Kasi kailangan siguraduhin yan eh. Okay, hindi porket ayos na yung test mo eh, ayos na lahat. So kailangan kausapin mo siya. So doc, ano, so ano problema ko? Di siya magsasabi, ah baka sa psychiatrist kailangan mo kasi nakita kita, kilala kita, ayos ka. Hindi pwede mga isang bisita lang sa doktor, ganun, pinatest ka, nakita mo negative, ayos naman. Hindi ganun, dapat yung doktor mismo magsabi, so doc, tanungin mo kasi binayaran mo nga siya eh. So doc, ano problema ko? Oh, ganun, hindi ikaw magbabasa siya. So doc, ano, wala kang problema. Baka siguro kailangan psychiatrist. Dapat ganun. Dapat ganern. Okay? So yun. Okay, magpunta na tayo sa mga recent na mga usapan namin o nakaraan. Ano ba yung mga nag-strike sa akin? Well, meron akong isang follower na dapat, ano yan eh, meron akong isang follower na SEMA na hindi makaalis because of anxiety. Meron ding medyo nasa 50 plus na siya, late 50s, na ilang years niya na talagang pinagdaanan yung simptomas niya. Actually hanggang ngayon, everyday paulit-ulit siya na hilo, gano'n, no? Kasi although may medication din siya, no? Maari kasi yun ay nanggagaling sa gamot, no? Kaya dapat, kaya nga importante may doktor, okay? At maintindihan ninyo, no? Maintindihan ninyo kung ano ang epekto ng gamot sa katawan, may ganun bang klaseng side effects yun, or kasi mga doktor, kung pwede huwag magbibigay ng gamot. Pero kung kailangan talaga ng katawan, halimbawa talagang anxious ka na everyday, hindi ka na makakain, hindi ka na, so yun, pansamantala yun, hindi yun forever. Walang doktor na gusto kayong tumagal sa gamot. Walang ganun. Okay? Pero kung talagang kailangan ng katawan at magiging functional ka at magiging masaya ka sa buhay, eh pinapatay ka ng gamot na yon. Okay? Kesa sa araw-araw ka parang hindi ka na nabubuhay because of anxiety. So, syempre yung mga doktor pipiliin nila, oh, sige, kasi ayaw naman natin ng gamot. Ayaw natin ng any chemical sa katawan. Kahit yung mga pain reliever, ayaw natin yun. Eh, paano kung masakit talaga? Gaya ko ngayon, ha? Masakit ipin ko talaga. Sobrang sakit. At yung sakit ng ipin ko, talagang umaakit pa sa ulo ko yung sakit. Sinamahan pa ng GERD. Ngayon, yung GERD ko, umaakit. Ngayon, actually, habang nagsasalita ako sa inyo ngayon, nararamdaman ko yung acid, na masakit yung dibdib ko. Ha? Nararamdaman ko siya. Ay, kaso ang problema ko, wala na akong tubig. Ay, ito meron pa. Pero, kailan pa ba itong tubig na to? Kailan ko pa nakuha itong tubig na to? Malinis pa ba ito? Malinis pa naman. Ayan. Usually ginagawa ko, lulunokan ko ng isang malaking tubig para yung acid bumaba. Okay? Naku, traffic. Sandali lang. Ayusin ko lang. So, ano na? Ano ba ito? Traffic ang EDSA. Oh, sige. Holiday ba? Wala namang holiday ah. Sige, anyways. So, yun ano? Nagbibigay ng gamot para... Ah, ako pala pinag-usapan. So, ngayon, meron akong ano, methenamic acid kasi masakit talaga ipin. Punta na ng dentista kahapon. Pero ngayon, tinitiis ko lang yung sakit, pero talagang may sakit, no? In fact, sabi ko nga,
Eh sabi kasi ng doctor, kung talagang masakit lang sa kakainom ng pain reliever. Sabi ko, oo nga eh, actually, ako rin uminom ng gamot. Pero talagang sobrang sakit eh. So kailangan ko uminom ng gamot, no? Pero ito kasi pansamantala lang. Pansamantala lang. Pwede niya sirain yung atay ko kasi alam niya hindi maganda ang ano ha, hindi maganda ang pang painkiller. Okay? So kailangan sandali lang 'yan. Pero yung mga sandali na 'yan, kaya ng katawan 'yan. Pero 'wag lang yung tipong isang linggo nagpe-painkiller ka. Pero again, depende sa condition mo. Ah, may ginagawa sa EDSA. Okay, dalawang lane lang po. Ah, narito po tayo sa EDSA ngayon at napaka-traffic dahil po may ginagawa sa EDSA. Kung sino po ang babaybay man ngayon papuntang south ay umiwas na po muna kung ayaw ninyong maipit sa traffic. Okay, back to you. Oh, sige. Ayun na, wala na ang traffic. So, yun ano. Yan, kaya kailangan ng gamot. So, ano. So, anong gagawin ko? Alam naman, may ibang tao kasi anxious sa gamot. Kahit anong gamot. Ito rin, yung isang follower ko na babae naman siya. Ito, hindi na talaga lumalabas ng bahay. Because of, na-develop niya yung agoraphobia. Okay, ang agoraphobia usually, may malaking tendency na yung mga taong hindi na manage yung anxiety disorder nila, no? Could develop to agoraphobia. Yung takot na lumabas, na-generalize na nila na basta lumabas ako, takot na ako, period. So, yun na yun. So, yun yung kailangan i-manage naman doon. So, ayan ha. So, pangatlo na yan. Yung babae naman siya. Bata pa yun. Hindi yun matanda. So, meron akong guy na siguro, kalimutan ko edad niya, 28 o 38. Okay. Tapos, may 50 plus. Tapos, itong isa, siguro mga 30s din. No? So, yun. At meron pang isa, meron pa, ito parang matagal na itong nangungulit sa akin lagi. Parang hindi siya nag-i-improve talaga. So, in-observe ko kung bakit sila hindi nag-i-improve, ano nangyayari. So, alam ko rin yung sagot. Okay? So, ito na, umpisa natin. Si, punta muna tayo kay Mami, no? Kay Mami, yung 50 plus. Sabi ko, in-observe ko, tinanong ko sa kanya, ano yung buhay ninyo mula pagising. Nasabi ko na doon sa kabilang video yan. So, paano kayo pagising, tatayo, inom ng gamot, hihiga ulit. So, basically, parang araw niya, laging humihiga, tapos tatrabaho siya, uwi. Pag weekend, yun, meron siya mga activities like sa community nila, sa simbahan, ganun. Pero ganun na yung buong week niya. Okay, so sabi ko, may problema sa behavior to. Kasi ang tao na laging nakahiga, hindi active, talagang yung mood niyan mababa. Okay, number one yon. So, hindi lang anxiety or depression ang problema niya, mismong yung behavior. Pero, because meron din naman, dahil depressed ka nga, ayaw mo kumilos. Okay, so, medyo komplikado siya, no? Pero, kita yan ng mga therapist. Alam nila yan. So, ang gagawin mo, kailangan talaga sundin mo yung management. Halimbawa, pag sinabi sa'yo na therapist na kailangan mag-exercise ka talaga dyan, kailangan dyan mo tutulungan yung sarili mo na mag-exercise ka, kailangan maging active ka. Hindi kailangan na matinding exercise dito, yung tipong 30 minutes na naglakad ka ng konting bilis or medyo mabilis at tumibok talaga yung puso mo. Kasi kailangan tumibok yung puso eh. Walang kwenta yung exercise kung hindi titibok yung puso ah. Kasi ibang tao, natatakot niya ako kasi baka tumibok yung puso ko. Eh, walang kwenta yun. Nonsense, no? Lahat tayo active. Kailangan tayo, pinanganak tayo para tumakbo. Bakit kailangan na, bakit tayo pinanganak para tumakbo? Kasi, in reality, maghanap talaga tayo dapat ng pagkain natin kung tayo wala pa sa makabagong mundo. Eh ngayon, pera-pera na eh. Dati, kung gusto mong kumain, aba eh, magbungkal ka ng kamote. Habulin mo yung usa o yung baboy ramo sa bukid para makakain ka. So, yung katawan natin dinesign para maging active. Ngayon, kung hindi mo nagagawa yung pagiging active ng katawan mo dapat, pati yung katawan mo, yung mga mood mo, maapektuhan din. Okay? Yung ultimo lang, no, yung ultimo lang na body structure mo, yung ano man, structure, yung stance. Hindi ko maisip yung word. Yung ano mo, kahit sa Tagalog, hindi ko maisip. Yung ano mo, tindig. Tindig ba yan? Yung tindig mo, kung nakaslouch ka, yung nakaganyan ka, wala. Apektado yung pakiramdam mo. Ngayon nga, ginawa ko lang, gumanon ako,
katamad, bone. Kahit nga ngayon ang ginagawa ko, pinapakita ko sa inyo, parang ganoon yung feeling eh. Pero kunyari, straight body, nakaka-build ng confidence. Parang, so, pati body movement mo, naapektuhan ka. Naintindihan ninyo? So, yun. Eh, lalo na kung nakahiga ka lang lagi, ano mangyayari sa'yo? Talaga ba di-depress ka? Okay? Di-depress ka. So, kailangan mo dalhin yun. Now, ang problema kasi niya, may gamot nga siya eh. Marami siyang gamot. Kasi napakaraming gamot. Okay? Ngayon, kaya ka nagagamot, parang nga mamanage yun. Ngayon, kung hindi mo rin gagawa ng change ng lifestyle, ng behavior ng katawan mo, wala, maglo-loop ka lang. Kasi ang gusto sana natin mangyari, kung biglang sumaya ka na dahil nag-exercise ka at maganda yung outlook mo sa buhay, importante kasi yung paniniwala rin, yung outlook mo sa buhay, then, konti, tanggalin na natin yung gamot, pakonti-konti. Eh, kaya naman kita binibigyan ng gamot, kung ako yung doktor, eh, kasi nga, hindi mo kaya yung buhay mo. Lagi ka malungkot, kaya may gamot. So, medyo tricky siya. So, ang gagawin mo dyan, talagang kailangan, eto ha, di ba, ilang beses ko na sinabi sa video, kung kayo po ay may depression at anxiety disorder, importante yung araw sa umaga. Proven na yan, mga yan sila. Proven na yan, ha? Pag hindi nyo pa rin ginagawa, huwag kayong magtaka kung bakit kayo may anxiety depression, okay? Bakit kailangan yung araw sa umaga, no? Kasi meron tayong tinatawag na circadian rhythm, no? Naku, pag pinaliwanag ko pa yan, tatagal yung video, no? Yung, basta maniwala na lang kayo. O, kung gusto nyo, kayo mag-research, ano yung circadian rhythm? Okay, C-I-R-C-A-D-I-A-N. Rhythm, R-H-Y-T-H-M. Ano yun? Okay, o, bahala na kayo i-research nyo. Kasi pag hindi na, kapag yun ay hindi na susunod, yung circadian rhythm, may epekto sa katawan yun. Okay. So, yung araw, kailangan masense nung katawan mo na umaga na at gabi na. Okay? Umaga at gabi. Para pag umaga, energized. Pag gabi, ipapakalma ka na niya para matulog. I-prepare for sleep. So, importante yung araw. So, maganda yan, yung nasisilawang ka na araw. Exercise. 30 minutes na lakad. Kung kaya mong magmalengke na hindi kailangan mag-tricycle, maglakad ka papuntang palengke. Okay? Kung kaya mong makyatsagdan, eh, kaso hindi ba 30 minutes yung magdan. Basta anyways, bahala na kayo, matalino na kayo, no? Basta the idea is, kailangan maglakad ng 30 minutes. At every day dapat. No? Kung kaya lang, ha? Baka naman may mga condition kayo, eh. Huwag nyo pili, huwag tayong tatanga-tanga. Okay? Next, ano pa bang kailangan? Sleep. Kailangan ng magandang tulog. So, hanapin nyo, kung gusto nyo matuto, mamanage yung pagtulog nyo, may tinatawag tayong sleep hygiene. Okay? Sleep hygiene, i-research nyo na lang yan. Sleep, S-L-E-E-P. Kasi ang dami kong followers na medyo mali-mali spelling talaga, kaya hindi siguro lang mahanap. Hygiene, H-Y-G-I-E-N-E. Sleep hygiene. Importante po ang tulog. Ngayon, huwag nyo sisihin yung pagtulog nyo o yung katawan ninyo kung tipong nasa higaan kayo, may cellphone kayong dala. Hindi ko kayo makakatulog talaga nun. Una, yung ilaw pa lang ng cellphone, no? Kala nung utak mo, umaga pa kasi yung ilaw, ang kala niya dyan, umaga. So, bakit ka niyang patutulugin? Eh, ang iniisip nga niya, umaga kasi maliwanag yung cellphone mo eh. No? Kaya nga may mga cellphone na ngayon na may mga na-adjust yung ilaw, no? Pero huwag niyong gawin yon kasi kung nagsi-cellphone pa rin kayo, syempre, makikita mo yung post ni ganito, ay, ganito siya, ay, may inis ka. So, ang dami pang nangyayari sa katawan mo na may inis, may kilig, may kung ano-ano na ang busy-busy na nangyayari sa katawan mo, para makatulog. Isa lang yun, ha? Marami pa yan. At dapat, ang pagtulog, laging same time. Kunyari, matutulog ka, dapat tulog na ako ng 9 o'clock. So, alas 8 pa lang nakahiga ka na, or basta ganun. The idea is, dapat everyday pareho yung oras ng tulog. Ako, ang oras ko ng tulog, 9 or 10. Late na ako niyan pag 11. Pero maaga ako magising. Mga 5, depende. Kung 9, mga 4. Pero mga 10, 11, mga 5, 6. Ganyan ang gising ko. Everyday ganun. Okay? Ano pa? So, tulog, no? Pagkain. Okay, pagkain po. Importante yung pagkain kasi kailangan hindi inflamed yung katawan ninyo. Ibig sabihin, kasi may
may inflammatory na tinatawag, no? Bawal 'yon. Okay? Kasi may hindi maganda yung nararamdaman sa katawan mo pag inflamed. Kaya may mga anti-inflammatory na gamot, no? Ibig sabihin ng inflame, ano ko ba iyaano? Sa siguro sa madaling salita na lang, ano? Parang may maga, okay? Or may reaction yung katawan mo na hindi maganda dun sa kinain mo, hindi pa maga. But may reaction yung katawan mo na hindi maganda doon sa kinain mo or sa virus na pumasok sa katawan or ganun, okay? So, ano ibig sabihin nun? Kailangan po gulay, prutas, wag juice, wag shake, iba yon. Kasi kailangan nyo yung fiber, yung mismong katawan ng prutas, hindi yung katas. Tandaan nyo ha, lalo kung diabetic kayo, gusto nyo dyan yung fiber, yung kabuuan ng prutas na yon. Okay? So yun yung kailangan ninyo. So paano ba kumain? Sa isang mesa, sa isang plato, kalahati doon dapat gulay. Yung 1/4 yung carb mo o yung kanin mo, whatever. Yung 1/4 yun eh yung protein mo. Okay? O kung kaya paliitan yung carb mo, mas malaki pa yung protein mo, better. So ang mahal naman ng pagkain na yan. Hindi po. Pumunta ka lang dyan sa likuran ng bahay mo. Kung may kangkong dyan, talbos ng kamote. Ano po yung mga down-down nyo dyan? Alubati, yung mga napupulot lang kung saan-saan. Kangkong, sabi ko na, kaya maganda may tanim kayo kahit sa paso. Kung mamili na lang kayo, magkano lang kangkong? 10, 15, isang tali? Yun! Hindi kailangan ng mahal. Yun ang importante. Kangkong, talbos ng kamote. Malunggay. Tari malunggay, parang kalahati ng plato mo, parang hirap naman kainin. Bahala kayo dumiskarte, samahan nyo ng ginataang kalabasa with malunggay, with sitaw, bahala kayo, basta that is the idea. Kasi nakatulong, no, na nagpapasarap ng pakiramdam yun. Okay? Kasi kung halimbawa, noodle ka, processed, yung mga dilata, mga energy drink, yung mga corned beef na dilata, delikado ka dyan. Kala mo, kainin mo, sarap na sarap ka. Yung mga longganisa, hotdog, mga process yan. May epekto sa katawan yan, hindi nyo napapansin. Ngayon, lalo ka na kung meron kang health anxiety. Kasi, kunyari, sample, ganito lang kasimple yan. Ang kape, pag uminom ka, may nervyos siya talaga kaagad na epekto. Ganon din ang mga processed food. Hindi lang nervyos, but may ibang pakiramdam yung katawa mo na ayaw niya to, hindi to healthy. So may nararamdaman siya. So ikaw ngayon, halalo na nararamdaman ko, kaya pala dahil dun sa kinain mo. Klaro? Okay. Lalo ni matama yung anxiety disorder. Very sensitive yan. No, highly sensitized, tinatawag. Okay? Ano pa? So, yung araw sa umaga, exercise, tulog, pagkain, at kailangan nyo ng community. Hindi po pwedeng mag-isa lang kayo. Lalo na yung magmumukmok mag-isa sa bahay, bawal po yan. Kasi, una mangyayari niya, mag-focus ka lang sa katawan mo. Gaya, nung isang seaman naman na talaga siya nasa abroad. Sabi niya na meron po akong anxiety. Sabi ko, tinanong ko, ano ba yung buhay mo dyan? Paano ka gumigising? Hanggang pagtulog, anong ginagawa mo? Okay. Sige, kumpara natin yung buhay mo sa Pilipinas. Ano sa Pilipinas? Pagising ko, si misis, ganyan, mga anak ko, may barkada ko, inom kami weekend, maglalaro kami ng basketball. O ngayon, nakikita mo ba yung difference ng buhay mo dyan ngayon at sa Pilipinas? So, ano sa tingin mo ang maaring mangyari sa'yo? So ngayon, ginagawa mo na lang, ay, ano nangyayari sa dibdib ko? Ay, ano nangyayari sa katawan ko? Ay, ano nangyayari sa ulo ko? Ay, ano nangyayari sa... Samantala sa Pilipinas, makipag-away ka kay misis kasi maalat yung luto niya. Magtatawa na kayo ng barkada mo. So yung utak mo, wala dun sa katawan mo kasi ang tendency, ay, wala kang maisip eh. Wala kang magawa. So, normal yun. Kaya kami, hindi na namin tinitingnan yung anxiety mismo. Tinitingnan namin yung buhay mo, yung kabuuan. Kasi ang taong walang magawa,
Mag-focus na lang yan sa kahit ano, kasi kailangan may magawa siya. Kasi ganun yung pagkaka-design ng katawan natin. Kailangan may isip tayo, kailangan magawa. Eh ngayon, wala ka talaga ginagawa. Alam mo, nasa loob ka ng kwarto mo lang, doon lang, paulit-ulit, anong ginawa mo? Yung iba, YouTube lang. Ang problema niya, nakahigala siya sa YouTube, nakaupo lang. So, wala siyang energy. So, madedepress siya kasi hindi siya gumagalaw. Ayan ang problema niya. Okay? Sige. Sinasabi ko na kung ano yung mga solusyon dun sa isa. Ah, ito pa. Sabi nung isa, sir, kasi ano eh, namatay, una yung sa tito ng kaibigan niya na heart attack. Meron naman yung bago na stroke. Sabi ko sa kanya, anxious daw siya dahil doon, baka daw mangyari sa kanya. So, anong solusyon? Sabi ko, una, walang problema. Normal sa isang tao na kapag may narinig, okay, na kapag may narinig na ganon, eh mag-worry siya talaga. Kasi una, nasa circle niya eh, kilala niya eh. Kahit sino yan, ano yan, lalo na kung bata pa, wala, baka mangyari rin sa akin. So, normal yung reaction na yan sa lahat ng mga tao na nakarinig, naka-witness, no? Nang kahit anong ganon. Kasi ibabalik niya sarili niya, ay, baka mangyari sa akin yan. Normal yan, walang problema. Walang problema. Ha? Magiging problema lang yun kapag umabot na ng 3 months, 6 months, yun pa rin yung iniisip mo. Na wala ka na sa tulog, hindi ka na nakakain, then kailangan nang ayusin na. Pero kunyari, tipong kahapon mo lang narinig, okay. Pero lilipas ang 1 linggo, 2 linggo, mawawala sa isip mo yun. Babalik ka ulit sa dati mo. Iyosi ka ulit, inom ka ulit. Pero kung daladala mo siya for ilang buwan na, then, na-develop mo na yung anxiety disorder because of that. No? Actually, yung anxiety disorder nga, dapat 6 months eh, bago ka ma-diagnose talaga na talagang may problema. Kaya, kunyari, kami, yung mga psychologists, no, hindi yan magda-diagnose ng depression or anxiety kapag may nangyari talaga. Halimbawa, namatayan ka, ay, hindi depression yun. Tawag doon normal. Tawag doon grieving. Okay? Kailangan mo pagdaanan yun. Parte yun ng buhay. Pero kunyari, umabot na nga na 6 months na talagang tsaka hindi ka na functional. Kunyari, ang depression kasi 2 weeks lang. Eh. 2 weeks, yung talagang hindi ka na naliligo, wala ka ng tulog, sobra ka sa tulog, preoccupied ka, wala ka ng gana sa buhay. Ayun, in 2 weeks time yan. So, sige, pwede ka i-depress. Pero kunyari, namatayan ka, 2 weeks pa lang, eh hindi po depression yun. Normal reaction po yun dahil namatayan ka ng mahal sa buhay. Magugulat ako kapag namatay yung pinakamamahal mo sa buhay, parang wala lang sa'yo. Okay ka lang. Diba? So yun, ano, sabi ko lilipas yan. Wag tayo ano, masyado. Kalma lang, kalma. Wag masyadong... Kaso nga, syempre, yung gaya nyo, hindi nyo alam yun. O at least ngayon alam nyo na, isipin nyo sarili nyo, oh, ano, normal pala to. So hindi na ako masyadong mag-effort na mag-depress or mag-effort na maging anxious. Kasi, oh nga naman, namatayan pala ako. Okay? So, ganon. Ganon. Okay? And then, yung isa yon. Ah, sabi pa niya, meron namang isa. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya lang. So, well, nasabi ko na sa kabilang video na nung bata ako, naalala ko, 4 years old, no? Siyempre, bata ka pa, wala kang mga alam nun. Baby ka pa nun, basically, 4 years old. Nagkaroon ako ng pakiramdam na sobrang extreme fear. Basta takot na takot lang ako. Yung nararamdaman ko, hindi ko naiintindihan. Basta takot na takot lang ako. Hindi ko naiintindihan. Sakit ako yung puno, gumagalaw. So, yung naramdaman ko, in-associate ko na lang yung puno. Kasi wala akong maiisip eh. Eh, yung puno, gumagalaw. Yun yung rason kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Naiintindihan ninyo? So, may tendency na yung nararamdaman ninyo, pero dahil hindi nyo maintindihan, mag-iisip ka ngayon ng sarili mong rationalizing or rationalization na ah, malamang yan yun, ah, malamang ito yun. Halimbawa, may isa akong patient, may isang follower, sabi niya, sir, kasi parang bigat ng mata ko eh. Ano bigat sa mata mo? Sige, sabi mo sa akin, may dumatagan? Ano?
Hindi naman. Masakit? Hindi naman. Pero parang ano, tapos inobserve ako yung mata ko, tinitinaw, pag wipikit ba ako, umakit yung, kita mo, wala na siya maisip. Sabi ko, ah, okay. Yung utak niya, hindi niya alam nangyayari. So, kung ano-ano na lang naisip niya at paniniwalaan niya, yun ang problema. Kung ikaw ay kulang sa kaalaman, didepende rin sa kaalaman mo yung ikakatakot mo. Kasi kung the more na wala kang alam, mas matatakot ka. Naintindihan niyo? Gaya nung sabi ko dun sa kasama ko dati sa bahay. Sabi niya, alam mo ba, no, kuya, no? Sabi niya, no, alam mo ba, yung may kapitbahay kami dun, 50 yung anak. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko, talaga, 50? Niwala siya. Oo, 50 yung anak niya, iba-ibang lalaki. Talaga ba? Compute nga natin. Ilan taon yan? Ganito. Sige, compute natin ha. Science tayo. Gaano ang isang baby, gaano katagal sa isang tiyan? 9 months. O sabihin natin, 9 months. So may sobra kang 10, 11, 12. 3 months sa isang taon. Okay. So 50. So dapat, yung edad niya, kailangan, syempre bago magkaanak, sabihin natin, 15 o 13 kung maagang nag-menstruation yung babae. So, sabihin natin 13 siya nag-menstruation. 13 plus 50, 60, 15 plus 50, 13. 13 plus 50, dapat 63 years old siya para maipanganak na yung 50, hindi, less mo pa kasi may 3 months pa na sobra sa isang taon eh. Pero the point is, kung i-compute natin yung 9 na buwan, ilagay ko lang sa isang taon eh, para pa may sobra pa. So 60 plus, nanganganak pa siya. Totoo ba yun? Huwag tayong papaniwala sa mga tatanga-tanga. Ano ba yan? Lalo na yung mga ganong chismis, mag-isip ka rin. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung gagawa ka ng sarili mong katangahan, eh talaga matatakot ka. Oh well, kaya naman kailangan nyo nga yung mga professional help para talaga sampaling kayo dun sa maling pag-iisip ninyo, no? Pero sana kayo pa lang sa level ninyo, tanungin nyo rin, ano yung ebidensya, ano yung evidence na talagang cancer yan, halimbawa, or heart attack yan, or stroke yan, or nababaliw kayo. Hindi yung pwedeng kung ano rin maisip ninyo, ay yung talukap ko, ay yung pakiramdam ko sa nararamdaman ko, yung pilik mata ko. Wag po, please, utang na loob. Gawa-gawa lang ng utak mo yun. At yun yung problema, paniniwalaan mo yung utak mo. Pero ang tanong, doktor ka ba? So anong ibig sabihin? Sa madaling salita, kapag may mga kung ano-anong pumapasok sa isip mo, tanungin mo rin naman, ano ba yan? May sense ba itong iniisip ko? Sabi nyo, ano ba ito? May kwenta ba itong iniisip ko? O tatanga-tanga lang? Anxiety disorder ko lang to. Walang kwenta yung iniisip ko eh. Pero yung mo 50 yung anak niya. Kunyari yun ha, sample. Eh kung sa'yo, kung sa anxiety yun, yun nga, yung talukap ko, ganun. Or baka tumigil yung paghinga ko. Wala, kasi ingat-inga. Kahit pigilan mo, sige, pakita mo sa akin, pigilan mo yung paghinga mo. Ewan ko lang kung hindi ka malunod. Di ba mapipigilan mo? Imposible na mapipigilan mo yung paghinga mo. Takot daw siya mag-inhale, exhale kasi yan sabi niya. Baka po si pag pinigilan ko, mapigilan ko siya. O, sige, pakita mo nga sa akin, tingnan natin. So, sabi niya, o nga, ano? Sige, pinamatagal. Kaya mong pigilan. O, ano nangyari? Kaya ko, hindi ko kayang pigilan. O, di alam mo na. So, huwag po tayo yung basta-basta lang mag-iisip sa mga kung ano-ano pinag-iisip natin. Kailangan may sense naman. Kayo mismo tanungin nyo, may kwenta ba ito yung pinag-iisip ko? Totoo ba ito? Tama ba ito? Ganun, huwag yung basta-basta. Oy, lagpas na pala 30 minutes. Anyways, o, yun na lang muna. Sana may makuanan kayong ideas dito sa video. I hope marami. No? Comment nga kayo kung ano yung tingin ninyong nakatulong sa inyo sa video. Bye. Thank you.